Yo mga kadog, sa video na to magluluto lang tayo or magpiprepare lang ako ng pagkain ng aking alagang aso. Mga kadogs, i-share ko lang ito sa inyo. Ito ay sarili kong diskarte lang mga kadogs, okay? Disclaimer lamang ha. Sa mga nanonood dyan na professional, marunong talaga or magaling, eh good for you mga kadogs. Eh ito lang yung nakasanayan kong ginagawa ko sa paghahanda ng pagkain ng aking alagang aso mga kadogs. At ilang taon ko na rin itong ginagawa at sobrang legit kasi nga masasabi ko naman na sobrang healthy ang aking alagang aso kasi nga hindi siya nagkakasakit ng sobrang lala mga kadogs. Nakita niyo naman kanina doon sa video mga kadogs, nagpakulo ako ng atay. Take note mga kadogs, walang asin o kahit anumang pangpalasa. Bawal po lagyan ng kahit anong pampalasa mga kadogs, okay? At syempre ito naman, ginagayat ko na yung upo. Haluan ko ng upo yan mga kadogs para hindi lang purong atay. Kasi nga, pag yung purong upo or purong gulay kasi yung aking alagang aso, eh ayaw kainin. Ayaw niyang kainin yung purong gulay lang mga kadogs. Pero paborito niya talaga ang palaya. Pero kapag purong upo lang ibigay ko sa kanya, ayaw niyang kainin mga kadogs. Okay mga kadogs, ayan, tapos ko na ang hiwain yung upo mga kadogs. So ngayon, kailangan lang natin siyang hugasan ng mabuti. Syempre, dapat importante talaga yung malinis ang pagkain na ihanda natin sa ating mga alagang aso mga kadogs. Kung mahirap pakainin ng gulay ang inyong alagang aso mga kadogs, ito lang yung diskarte ko. Kasi ang aso ko mahirap din pakainin at ito, tahol pa ng tahol sa tabi ko. So ganito lang diskarte mga kadogs. Napakasimple lamang. Haluan natin ng atay sigurado at least makakain na rin sila ng gulay, di ba? So ngayon naman mga kadogs ay kailangan ko ng pakuluan ang ginayat kong upo. Paalala ulit mga kadogs, wag na wag ninyong lalagyan ng kahit anumang pampalasa. Kasi bawal na bawal po ito sa ating mga alagang aso mga kadogs. Ang ginagawa ko dito mga kadogs ay talagang niluluto ko ng maayos. Kumbaga pinapalambot ko talaga ng maayos yung upo. Mga kadogs, hindi ko na inuurasan ang pagpapakulo. Kumbaga tansyahan na lang. Kapag talagang malambot na siya, okay na yun mga kadogs. Habang niluluto ko yung pagkain ng aking alagang aso, yun, naghihintay siya. So mga kadogs, yung panghuling check ko, sigurado malambot na yun mga kadogs. Malambot na mga kadogs, pwede na yan, laban na yun mga kadogs. Basta importante is nadudurog na siya, kaya na siyang durugin mga kadogs. Okay na yan, goods na yun mga kadogs. At ito na nga ang ulam ng aking alagang aso, mainit-init pa. Mausok-usok pa oh. At syempre may kulang pa yan mga kadogs. Hulaan nyo kung ano. At syempre ipapakita ko na rin mga kadogs. Ayan na. Kanin lang syempre mga kadogs. Syempre hindi mawawala yung kanin. Sigurado ganado na naman kumain itong aking alagang aso. At ayan na nga mga kadogs. Sinisimulan ko nang gupit-gupitin ang atay. Mga kadogs, kung magtataka kayo ba't gunting yung ginagamit ko, eh talagang may gunting kami para sa paggupit-gupit sa mga karne. Basta siguraduhin lang nating malinis ang gagamiting panghiwa or panggupit sa karne mga kadogs. Komportable na kasi akong gamitin yung gunting na yun mga kadogs sa paghiwa ng atay. So ayan na mga kadogs, okay na at haluan na natin ng nilagang upo. Syempre mga kadogs, hindi ko yan uubusin kasi yung prepare kong pagkain na yun mga kadogs ay hanggang bukas niya na yan mga kadogs. Kumbaga dalawang kainan yan, pang dalawang kainan yan yung prepare ko mga kadogs. Ayan na mga kadogs, kinakamay ko na lang yung paghalo kasi nga mas madaling haluin kapag kinakamay na lang mga kadogs, okay? Malinis naman yung kamay ko mga kadogs, baka may magsabi sa inyo, baka madumi yung kamay ko ha. Kaya nga dapat, importante talaga na malinis din yung kamay bago haluin yan mga kadogs. Siyempre, pagkain ng ating mga alagang aso yan, dapat malinis. Lagi kong sinasabi, paulit-ulit, dapat malinis yung pagkain na ipiprepare natin or na ibibigay natin sa ating mga alagang aso. Siyempre, kapag malinis yung food na ihanda natin para sa kanila, siyempre, sustansya ang makukuha nila dyan mga kadogs, hindi bakterya, di ba? Dahil sa mga pagkain din, kumukuha ng sustansya ang ating mga alagang aso. Parang katulad lang din yan sa ating mga tao. At isa pa mga kadogs, dapat yung kainan nila ay lagi ding malinis. Sa tuwing lalagyan nyo ng bagong pagkain mga kadogs, panatilihing malinis. Kasi nga, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit ang ating mga alagang aso, dahil madumi ang paligid, madumi yung kinakainan, madumi yung iniinuman, etc. mga kadogs. At ito na mga kadogs, sa hinaba-haba ng aking kwento, ito na nga at akin ang pakakainin ng aking alagang aso. At sobrang excited na siya kasi nga naaamoy niya na yung atay, hindi yung gulay. Nako po, paborito niya kasi yan mga kadogs, yung atay. Lahat naman yata, paborito yan. Ayun na mga kadogs, tingnan nyo naman kung gaano kagana kumain ng aking alagang aso. Tingnan natin mga kadogs kung mauubos niya talaga or masisimot niya ang pagkain na binigay ko sa kanya mga kadogs. Hintayin natin mga kadogs.
Yun mga dogs, kitang-kita nyo naman, diba? Simot na simot, pero may kunting ilang pirasong iwa na natira ng gulay. At sinundan ko nga siya dito sa loob kung anong gagawin niya. Yung pala yung puntrayan niya ulit. Ibig sabihin, gutom pa siya. Ayun mga dogs, so kinain niya pa yung tirang pagkain ng aking pusa. Ayun mga dogs, ganun katakaw ang aking alagang aso mga dogs. Kitang-kita nyo naman sa katawan eh, diba? Ang bigat niyan mga dogs, solid din yung katawan niyan. Kahit mahaba yung balahibo niyan, solid pa rin talagang katawan niyan mga kadogs. Mga kadogs, hindi rin po pwedeng araw-araw ang atay sa ating mga alagang aso dahil makakasama rin po ito sa kanilang kalusugan. Ang ginagawa ko, nag-alternate ako ng dog food o kaya cat food at saka table food. Kayo mga kadogs, paano ba ang diskarte nyo sa pag-prepare ng pagkain ng inyong alagang aso? Comment nyo naman mga kadogs!